mga pinagdadaan ng problema ngayon. Are you in trouble, my friend? (laughs) 7001-7949 Pag may kinalaman sa emosyon, tawagan mo ako. Or chumil na lang tayo tonight, kaya no? 7001-7949 Pag globe ka. Or 8721-2429 Pakapi-kapi papan nyo ngayong gabi. Oh. Maambun pala, ano? Roland, no? Medyo may pag-ambon sa labasan. Anyway, sama-sama tayo hanggang mamayang hating gabi, mga panggap. Ako po yung lingkod, ang coconut. Hindi Martin, coconut. Nang buhay ninyo. Sama-sama hanggang mamayang midnight. Ambon daw, sabi ni Robicel, talaga. Oh. Ay, Robicel, may na-discover akong ano kanina. Malapit sa'yo to. Vegetarian restaurant. Diyan, malapit sa inyo. Ang pangalan ay Lucy in the Sky. Diyan kanina. Pero ano lang sila eh. Online order lang. Yun ang dinner ko kanina, mga panggana. Tapos pagkatapos na, nakatulog na ako. Bibihira ko matulog ng ano, mga panggana, nang hindi ko bedtime. Unless talagang supungin ako ng sakit ng ulo ko. Then, I really have to, to lay down. Pero bibihira. So may mga pagkakataon kanina, inatake ako ng para sobrang sakit ng ulo ko kanina. Hindi ko lang kung bakit. Oh. Tapos pagising ko, nakita ko si Roland, sumakit lalo yung ulo ko talaga. Nakita ko, nag-post na naman siya. Yung pa naman, alam mo si Roland, walang ingat sa post. Yung kahit malaki tiyan mo, papost ka niyo. Kukuha na ka ng palim ng anak ng pusa talaga. Oh. Ha, kinakampaign-campaign ko pa yung reels mo. Ako pala yung unang biktima mo. Alam niya. Tawagin niyo na ako, dali. Si Roland makakasagot sa inyo. 7001-7949. 7001-7949. 7001-7949. Or 8721-2429. 7001-7949-8721-2429 May magandang gabi po ha sa lahat po ng mga yung mga magjowa na tumatagay ngayon. Libangan niya na magjowang magka-vibes. No? Mga jowa magka-vibes. Ito may kakwenta ko sa inyo. Nakakatawa ang no? Napanood mo, Roland, topic ko to nung I think Monday yata, yung kumain ng dollar sa airport. Narinig mo to, Roland? Tapos sabi yung chocolate daw. Meron pang isa na gumawa din yan, hindi nilabas siyang video eh. Oo. Nasama lang sa investigasyon. Ang lagi nilang katwiran, chocolate yung kinain nila. Meron na. Masang gala. Ang tsokolate daw. Ang kinain, oo. Kaya si Roland, binigyan ko ng chocolate ngayon eh. Roland, hindi lasang dollars yan. Ha? Chocolate talaga yan, kaya huwag ka makulit yan. So yun, no? Ano kaya ang kaso? Kasong kriminal o kasong administratibo? Nakakahiya, no? Ito pa. Alam mo, Roland, yung nag-trending na, ano? Yung nag-amok, yung lumang CRV na nag-trending sa bandang Cavite, yung kulay puti. Ayan, oh. Okay, di nahuli na. Ay, hindi pala nahuli. Oo, oh, nalaman na kung sino siya, nag-trending na siya. Nag-sorry na ngayon, Roland. Ha? Diyan tayo magaling, eh. Gagawa-gawa kayo ng ano, Ang talaga, buhay talaga to. Ha? Tapos magandang pusang galaga. Hello sa mga road ragers, ha? Oh.
Ang daming ganyan, mga pangkats, makakalimutan din natin. Alam niyo ba yung ano dati? Yung sumalubong sa, ano, sa... Ito yung unang-unang nag-trending sa ganyan. Yung nakamotor ng magnanay, tapos sumalubong yung ano, yung nakamotor, tapos nag-dirty finger siya dun sa kotse kung saan nandun yung camera. Tapos bumaba yung may-ari ng kotse. Although hindi nakita sa camera, tapos bumait yung ano, nag-dirty finger. Alam mo yun, Roland? Tapos inaawat ng nanay. Oh, talaga, yun sa mga matatapang sa traffic. Ikaw pa, Papa Jackson, nagro-road rage ka ba? Baka yun ang tanong niya sa akin. Oo, nakikipag-away din ako sa daan. Pero hindi sa traffic, mga panggana. Pag may nakita ako nagtakbo ng basura, talaga napipikon talaga ako. Nakikipag-away talaga ako, mga panggana. Hindi ka pwedeng sumagot sa akin talaga kahit i-video mo ako. Okay lang. Pag may nagtatabo ng basura, nakita ako nagtakbo ng basura. Nanghahabol pa kamo ako. Ano yan? Unforgivable sa akin yan. Non-negotiable sa akin yan. Pero ngayon, hindi na ako gaanong galit. Oo. Hindi na. Ano na lang ako? Sir! Huwag kayong magtapo ng basura, sir. Baka isampal ko sa mukha mo po yan. Magalang na may po. Pero ganun. Sorry mga bangga. Siguro kahinaan ko yan, no? Hindi ko kayang pigilan sarili ko. Napipikon ako sa ganyan. Oo. May caller tayo. Si, ano ang pangalan yan? Yabo? Ay, naku. Ano yan? Anong pangalan yan? Ayoko ng JJ mo na pangalan, ha? Yung binabalabaliktad. Pagpangalan. Oo. Tawagin niya ako atali, 7001-7949. Or 8721-2429. Oo. 7001-7949 or 8721-2429. Oh. Tawag dali. At magkwentuhan tayo. Oh. Si Jar ng Marikina nasa kabilang line. Oh. Dalawa yung caller natin. Oh. May isa pang tumahabol. Oh. Line 2, ang ating unang caller ngayong gabi, mga panggana. Si Jar. Hello? Oh, Jar. Hello? Hello, Papa Jackson. Kumusta po? Ang pangalan mo, Jar? Apo, Jar po. Apo. Ano ka? Juliet Alfa Romeo. Paano? Talagang pangalan mo yan o ngayong gabi lang? Ngayong gabi lang po, medyo. Medyo kailan po ka sa lugar mamaya. Ay, nako, famous. Hindi naman po, sakto lang. Kumbaga, pag sinabi mo yung totoong pangalan mo, alam ka agad ikaw yun. Opo, siguro. Pag sinabi ka taga Marikina, tapos yung totoo akong pangalan mo. Alam naman ng mga tao yan. Pag alam naman nila, pag kilala mo sila, kahit di mo sabihin, pag alam nila boss mo, alam nila yan eh. Siguro, parang hindi yung friend yung name. Hello, nawawala ka na signal. Hello. I'm sorry, sorry. Ayan na po. Ayan. Okay. No. Pero at least po, hindi po confirmed yung name ko at kahit mabosesan nila ako. Oh, sige. You are 29 okay. Years old, tama? Yep, yes po, yes po. Anong pinagkakaabalaan sa buhay? Alam po ko ngayon na, VA. Virtual assistant. Yes po. Ayan. Hindi, paka-confirm nga, marami na ako nakakwentuhan na ganyan, dumadalaw-dalaw dito sa booth. Okay. Medyo opo. Ano, no? Medyo tawag nito, rutinary yung trabaho. Hindi naman po. Actually, choice mo siya na kung mag-i-stop ka, like kung gusto mong magtanggap na maraming clients. Baka yung mga nakausap po yung talagang maraming tanggap. Ganon siguro. Siguro, Papa Jackson, yung po yung mga nag-a-feed talaga kasi ako nung gusto ko rin po nagpapahinga. Pero kung gugustuhin ko po ng marami talagang trabaho, pwede naman po. Okay. So, depende pala, you work within your capacity. Yes, po. Opo. Okay, sige. Kamusta po, Papa Jackson? Okay naman. O, sige. Ano mapaglilingkod ko sa iyo? Ayun po. Tungkol lang po sa mga current partner ko ngayon. Sige.
Ngayon, alas kakatapos lang po namin mag-usap talaga ngayon. Kakababa niya lang ng car. Tapos sabi ko, kailangan ko siguro itawag kay Papa Jackson to. Para kasi, para may, meron kaming turning point. Like, yung pinag-usapan namin kina masyado. Teka lang, naka-loudspeaker ka ba? Opo, opo, naka-loudspeaker po. O, parang may nagsisibak sa gilid mo, masakit sa ulo. Pwede ay, sorry po yung ano po, yung wiper. Sorry pa, papatayin ko na, wala naman akong rain. Kaya natin na po. Anyways, meron kang jowa. Opo. Gaano katagal na kayo? Mag-3 years na po sa January 1, 2024. Pwede bang huwag ka mag-loudspeaker, pare ko? Okay. Sige, sige lang. Kasi there's just too much ambient noise. Better po? Yan, betterer. Better than better. Sige. Anyway, okay. So... Opo. Kanina... Ano ba ito? So, teka lang ha. 10 minutes ago. Ano ba ito? Babae, pag-usapin natin? Yes po. Opo naman po. Hindi kasi, may hip. Maganda na yung sure. May chance po ba yung boses? Maganda na yung sure. Yes po. Okay. So, Papa Jackson, yun po. Kukwento na po ba? Yun po kasi, yung 3 years po kami nung magte-3 years po kami ng partner ko ngayon. So, pero galing po siya sa ano rin sa matinding breakup, like ex niya. Nagka-trauma siya doon Papa Jackson. Talaga ang dami niyang naghiwalay sila noon, ang dami niyang ginawang mga bad things na. Siyempre, ano siya mukha broken talaga, tapos ayun nagkakilala kami. And then, alam ko naman daw, hindi niya kano-confirm, pero feel ko talaga na talagang dinadala niya pa yun, yung mga nangyari nung sa last relationship niya. Teka lang, give me a context. So you've been together for 3 years now. Yes po. And we are going to talk about what she did nung nag-break then, sila. Yeah, parang inaano ko lang po, binibigyan ko ng overview na meron siyang traumatizing na relationship before us. Okay, like, give me a context. Although it takes, sorry, irrelevant sana, pero well, okay, this is your problem, no? So let's entertain it. Ano yung mga bagay na yun? Kasi you've been together for 3 years, di ba? Opo, opo. Kinanta, naging ano naman siya, naging honest naman siya kung ano yung mga bagay na yun na sobrang hindi niya gusto, na kahit ako din na nainis ako, parang bakit hindi mo deserve, sinasabi ko bakit mo ginawa, parang pero wala na ako o siya, kahit sino, wala na magagawa para baguhin niya. So yun nga, okay naman, pero medyo galit lang ako dun kasi bakit ganun, hindi naman niya deserve. So ayun, ito na nga po yung meron kasing ano kasi Papa Jack, may ugali ako na ano sa ano ko rin siguro talaga na sa sobrang focus ko, kasi gusto kong tanggalin yung trauma na yon, lahat-lahat na yon, na maging fully healed na siya, ganun, yun ang gusto ko. So parang nakipag-compete na ako doon, parang gusto kong lagpasan talaga lahat. Yung, kasi mahal, naging mahal na mahal niya, the fact na nagkaroon siya ng mga bad decisions, na sobrang siya na broken. So actually niya, first boyfriend niya yun talaga, yun. Kaya ganun siguro yung epekto sa kanya ng paghihiwalay. Kasi nag-cheat sa kanya ganun. So, kahit aware ako, kahit ramdam ko na nung simula pa lang kami na alam ko magiging trabaho ito. Ako kung ganun sa sarili ko. Okay lang kasi mahal ko, ganun, gusto ko siya. Ganun. Ito lang. May necklace po kasi na kinikip pa siya na galing sa ex niya. So, sabi ko, pero nung una, tinanong ko na siya nung bago-bago pala kami, meron ka pa bang kinikip na, no? Hindi ko naman tayo papatapon. Gusto ko lang malaman for ano lang. For transparency, siguro ganun. Or kabullshitan yung sinabi ko na yun, kasi meron nga akong thought na, ano may plan na akong gusto kong ano, higitan, ganun. So, yung necklace na yun, medyo pricey, ganyan-ganyan. And she's been telling na habang kami, siguro mag 1.5 years na kami, gusto niya magkaroon ng diamond necklace, ganyan-ganyan. So, nagkaroon ako ng thinking na, okay, pag-ipon ako yung
yung... Ah, Papa Jackson, andyan po ba kayo? Andito ako, nagkakamot ako ng Balakang. Makati yung Balakang ko. So, yun. Pinag-ipunan ko talaga, Papa Jackson. As in, ano, lahat na diet, tipit-tipit, ginawa ko para makabili ako ng diamond. As in, genuine diamond talaga. Para lang, ano, kumbaga, yung necklace na kinikip niya pa from her ex pa, na gusto ko matabunan yun, ganun. Hindi ko nga hiniling sa kanya na itapon niya or what. Alam ko lang na lang doon, so gusto ko lang tabunan yan. So, talaga nag-struggle ako para maipon yung pera, mabigay sa kanya yung bagay na yun. Nabigay ko naman, nung birthday niya, nabigay ko. So, tuwan-tuwa siya kasi sinasabi niya na gusto niya na, matagal niya na sinasabi sa akin na gusto niya na magkaroon ng genuine diamond. So, ayun, suot-suot niya, ginagamit niya. September, ang birthday niya nito lang September po. Uh-huh. Tapos nito lang pong September 24, mansari po nila yan nung ex niya. Nito lang nawala po yung nawala po yung ano, yung necklace na diamond na may, yung bigay na mo pendant. Yes po, nawala. Saan daw nawala? Sa Glorieta, sa Makati po. Paano nawala? Lumabas po kasi sila ng mother niya na gano'n. May binisita sa Makati Med, gano'n. Okay. Pero nung 23, before the tag-meet naman kami, sabi ko, saot mo pa yun ha, nung inatid kita, sabi ko gano'n. Sabi niya, baka nasa car, nalag-lag, ganyan. Diba the only way you lose it is that, one, you lose your neck or you napigtas? Opo, gano'n. Actually po kasi yung ano niya, yung necklace niya mismo, medyo manipis talaga. Okay. Pero yung manibis po talaga na talagang pwede siyang mapigtal kung sakaling ano mapwersa ng konti. And yung ang pinakamahal lang talaga po yung ano, yung pendant na genuine diamond yan. Hindi naman ako nagalit sa kanya, Papa Jackson. Ano lang ako. Naiyak lang ako nung tumulo lang pag sabi niya sa akin na pag-confirm na pag-message niya sa akin na ano, wala yata yung ano yung necklace, tapos bigla ko pa naisip na ngayon pa talaga 24 kung kailan sila na naging sila, mansa rin na anniversary nila, gano'n. So, pero ang sinabi ko sa kanya, okay lang, kako, kaya mo na muna. Kasama niya yung mother niya tsaka father niya. Yung mother niya medyo emotionally pa kasi may binisit sila sa, na relatives sa Makati Med na naging emotional yung mother niya. Tapos sabi niya, hanapin namin, ganyan. So, wag na muna, umuwi na muna kayo kasi si tita Kako, ayan muna yung isipin natin, emotional pa siya ngayon dahil sa lagay ng friend niyo, ganyan. Ay, yung relative niya na nasa Makati Med. Huwag niyo muna intindihin, Kako. Tsaka kung nawala na yung sa labas, hindi na makikita. Sorry siya na, sorry. Sabi ko, okay lang, hindi ako galit sa'yo, pero aminin ko sa'yo, sasaktan ako ngayon. Sabi ko, umiyak ko ngayon kasi syempre, alam mo naman kung paano ko pinaghirapan. Kung gaano ko pinaghirapan, ma-provide. Magkano yun? 54,000 po. Parang motor na ni Roland yun. Hindi ko po alam. Actually, kahit ako, Papa Jackson, hindi ko alam na kaya kong gawin yun eh. Na para sa isang, ganun talaga. Ayun, nawala. So, nagsabi niya sa akin, anong kailangan niya gawin para to make it up to me. Wala naman. Actually, yung una ko pang thinking ka po, bilan na lang ulit kita ng bago, pag-iipunan ko ganyan. Pero for now, balik ko muna sa may silver na una ko mga gusto, silver necklace, sabi kong gano'n. Tapos ayun, ang ano ko lang, parang na-trigger ako doon kasi bakit exact ang... Kasi may mga past issues na kami tungkol sa 24 na yun eh. Na sanay siya lagi na paglalabas kami. Gusto niya 24 or 25. Na, pero away never ako na yun ang anniversary. Months din anniversary nila ng ex niya na minahan niya yun. First love niya, ganyan. Pero hindi ko sa kanya binibring up yun nung kahit alam ko na. Kasi ang plano ko nun, ano naman sa 24 kasi gusto ko kakikitan eh. So yung 24 na yun, okay. 24, okay lang. Kako. Pero wala nga yun. Hurt lang talaga ako sa Papa Jackson. Pero hindi ako galit sa kanya, totoo po.
Possible po ba yun? Hindi ka magagalit pero masasakala. Ang tanong mo ay kung possible? Oo, oh, kasi... Eh di parang, dapat, di parang kung gago pag sinabi ko impossible, eh ikaw na nga yung example. Galit po ba ako sa kanya ngayon? Kasi baka mo yun, hindi lang ako nagpapakatotoo. Pero nasasaktan po talaga ako, ganun. Iyak ako. Okay, I have things to, I wanna clarify sa iyo. Ready? Opo. Opo. Sige lang po. 3 years down the line, and you've been together. Opo. Anong sinasabi niya sa iyo kapag ang topic niya ay tungkol sa ex niya? Why did she allow you to compete with an ex? Wala namang go signal sa kanya ng anything na makipag-compete ako. Actually, napagawa yan nga namin yan na hindi po kailangan mag-compete. Okay, ganito ano? Opo. There was a necklace given by her ex. Tama. Ano po? Wait, nag-choppy ng saglit. Nag-choppy talaga yung dila ko. Okay na ba? There was a necklace given by her ex. Tama? Opo. Did you mean to say na pinigilan lang niya na suotin yon nung binigyan mo siya ng necklace? Yes po. Nung una kong mga gifts sa kanya na silver lang muna kasi syempre. Okay, wait lang. Opo. Nagbigay ka ng mga silver sa kanya but she kept on wearing the necklace given by her ex. I know ex. Po, tinanggal naman niya po pero nasa possessor niya pa rin. So, suot naman niya po yung silver necklace na una kong mga gifts. Actually, nakailang... Ha? How did you know that she still has yung ano yung... Sorry Papa Jack, medyo ano lumabas. How did you know na she still has yung kwintas na bigay ng ex niya? Sorry Papa Jack, last na lang, lumabot. Paano mo alam na yung ex niya, yung kwintas na bigay ng ex niya nasa kanya pa? Paano ko pa nalaman? Paano mo alam? Andan lang po, siya po mismo nagsabi, ako nagtatanong po, kanasa na yung necklace, andyan pa daw sa kanya, andyan pa sa kanya. Alam ba niya na having that necklace in her possession is hurting you? Yes po. So why would she keep it? Actually, yung nagawa yun po namin, yung nung bago pa lang kami sabi, kung may mga bagay ka pa bang kinikip na ganyan, ang una niya sinabi, wala na po. Tapos, nung siguro magawa niyo yun na kami, meron pa ba talaga? Kasi nararamdaman ko, meron eh. Parang meron pa eh. Kasi nararamdaman ko talaga kung paano kayo mag-usap, kung paano. Kasi siya, kung may mga gifts ako sa, may mga gifts ako sa kanya, kinikip niya talaga. So, ang tanong ulit ako, sabi ko, meron pa ba? Biglang nagulat ako to my surprise, meron pa daw. Na, pero sinabi, ang sinabi niya, binigay niya nasa kapatid daw niya. Wait, kailan kayo nag-usap? When was the last time that you talked about yung mga bagay na ginawa niya for her ex? Ano po ulit? Ang hirap ng ganito. Ano ba address mo? Puntahan mo ako dito. Ito na po, wait lang. Kailan po, ano? When was the last time that you talked about yung mga bagay na ginawa niya for her ex? Jackson, wag ka. Pinto po ako na mas maganda. Sorry, nag-drive po siya, Papa Jackson. Tatabi mo ako, ito na po. The number you dialed is not accessible at the moment. Oh, hindi ko pinaba, inagaw ng babae yan, kasal tayo babae. The number you dialed is not accessible. Return call mo, Roland. Oh. Teka lang, Roland, bakit nagkaroon ng aso kanina? Saan galing yan? Ha? Nakita niyo ba yung aso sa gilid ng mukha ko? May aso. Nakita niyo yun sa live natin, mga panggana. May aso sa gilid ko. Tawagin niyo ako dali, 7001-7949 or 8721-2429. Babang binabalikan natin si Jar. Babatiin ko lang muna, happy first anniversary, RCC Riders of Contra Costa. Sabi ni Arnold Caldea, ride safe, enjoy the ride. Oh. Ingat po kayo sa pag-ride ninyo. Tawagin niyo ako dali, 7001-7949 or 8721-2429. Very interesting yung story ni ano
ni Jar na ang sarap niya ipasok sa Jar. Tawag dali 7001-7949 or 8721-2429. Nagbabalik po si Jar. Nagbabalik. Hello? Hello po, Papa Jackson. Sorry, tumabi na po ako. Sorry, kanina nag-drive po. Okay, question. Apo. When was the last time that you guys had an argument or a conversation with regards sa mga bagay na nagawa niya para sa kanya, para sa kanyang ex? Ah, nagawa niya para sa kanya. Ah, okay. Nung ano pa po, naging ano siya, total honest talaga siya nung first months namin. Talagang kinikwento niya lahat sa akin. And then, nagkakaroon na lang ako ng mga follow-up questions habang tumatakbo yung relationship. Tapos napapansin ko lang na iba na. Parang taliwas na, ganyan-ganyan. Bakit what do you mean iba na? Give me a context. May mga nagbabagong details, ganun. Hindi siya consistent, ganun. Look. Yeah. Magulo ko magkwento. I'm having a, Jar, an impression here that she allowed you to compete with her ex. But if you were the one insecure about her having the ex, ibang usapan yun. Opo, may feeling din po ako na gano'n. Na ano? Na ako po yung insecure. So ibig mo sabihin sa akin, ikaw yung ay tumigil, kakaungkat ng tungkol sa ex niya? Ay, hindi naman po. Doon lang po sa... No. It's okay. either she's bringing it up or you're bringing it up. Who's bringing it up? Issue about ex? Minsan po ako. No. I don't believe she would do that. Opo kasi, siyempre po kasi ano na nga po siya, tag dito, traumatized na po siya yung possible na i-bring up niya po talaga. Pero very, very, very particular po ako din sa may necklace na yun. Yun lang po talaga. No. Ganito nga na. Jar? Opo. You have to understand how you told me the story. Ang kwento mo sa akin, ito kwento mo, no? Yung tungkol sa necklace is a side story. Kinuwento mo yon for you to be able na ma-intro mo na yes, you gave her a necklace. Pero kung umpisa ng usapan natin, there were a lot of things that she did for her ex that she feels bad about. Apo. That you have a conversation with her. Ang tanong ko, who initiates this conversation? Is it you or was it her? Ako po kasi ang tinatanong ko lang po yung jewelry na yon, yung necklace. No. Actually may tanong po ako talaga, Papa Jack. Wait lang. Tanggalin muna natin yung jewelry sa usapan. Okay, sige po. Okay, kasi sige kanina, po. You said may mga bagay siyang ginawa for her ex, tama? Hindi po, after nila maghiwalay, marami siyang bad things na ginawa para naging rebelde siya, gano'n. Okay, so anong context niyan? Like what did she do? Exactly po, right after na nag-break up sila po. Well, ikaw nag-open ng topic na to. Marami po. Ganun. Like what? Give us. Ano? Naging giraffe ba siya? Ano ba? Naging iguana? give me a context. Party-party, ganyan-ganyan. Well, what's wrong with that? Hindi niya gusto na nag-take siya ng drugs. Na. So she was broken. She was that broken on time yes, na yun. Opo. Okay. And then you came along. May isa pa pong nauna tapos saglit lang naman yun na hindi na, ang term niya sa akin hindi niya kinukonsider as talagang relationship. Who initiates kasi, this conversation? Because I don't believe she would initiate this. Nung nag-a-ask siya sa akin about sa past ko, tapos siyempre may, ako din po magtatanong din po. Okay, yung po yung unang-una pa kami. Jar, ganito you know what, you have to correct me if I'm wrong, but this is what I sense. I sense a very insecure gentleman and you are that one. Apo. You're very insecure. Tama ka mali? Apo. Okay, now ganito ano. Kanina may nabanggit, very sensitive kasi ako sa ganitong usapan eh. Sabi mo kanina, nagtatanong ba ako as time went on, nag-iiba po yung sagot niya. Apo. You said that, tama? Apo. Well, you were referring to what? Nag-iiba sa saan? Sa info na sinabi niya sa akin nung una ko nagtatanong about sa past niya. Nung nagkaroon kami ng usapan, parang open forum po namin na okay, ganito yung Pasko, ganito kasalimutin, ganito rin katindi. So after ko magsabi, When did this conversation take place? Sa condo po. When? Nung six, siguro mga 3 months pa lang po kami. And you are now 3 years? Yes together po. And you still have this conversation? Hindi naman na po. Sobrang dalang na po. Tsaka parang passing convo na lang siya. No, it's not a passing convo. That's what you pretend to be when you're with her.
Otherwise, you wouldn't call my show. Yes po, siguro po. Tama, di ba? Apo. Kanina, ang bungad mo sa akin... Sorry po, malinawan talaga. No, no, no. Don't worry. I'm good with listening. I'm not good with giving advice. Just so you know. I'm, yes, only, I'm only good with listening. Anyways, sabi mo kanina sa akin, nagkaroon kayo ng usapan kanina sa car that triggered you to call the show. Tama? Yes po. Yun po yung pag, ano, pag parang... Kasi po nawala yung night crisis, sabi ko. Kailan nawala? This week lang? September 24 po. Okay. September 24. So sabi ko sa kanya, sabi ko, is it too much to ask if... kasi nawala yung ano ko, sabi ko. Ganito po yung exact kong sinabi ko sa kanya. Sabi ko, is it too much to ask? Kasi nawala yung ano yung gift ko sa'yo. Alam mo naman yung meme lang sa akin. Diba? Is it too much to ask kung i-ask ko na yung tinatago mo pang nandiyan pa na sa possession mo na gift sa'yo nung first niya. First mo. Kako, pwede bang mawala na lang din? Sabi ko ganun. Ano sabi niya? Siya agreed naman po. Sabi niya, anong gusto mong gawin ko? Itatapon ko ba? Ganun ba? Ganyan, ganyan. So, ibig mo sabihin sa akin, all this time that she knew that you had meron kang issue sa ex niya, apa? She didn't volunteer to get rid of it? Di ba na? Ibenta niya, isan lang niya. If actually, she wants to turn ano po yun? Oh. Yung po yung sinasabi ko sa yung mga information na sobrang ano, nagbabago. Kasi, the way I see it, Jar, wait lang. The way I see it is that she didn't want to get rid of it. She just lied to you kung nasaan. Yes po, yun nga. Ewan ko po. Ayokong malaman din yung totoo kasi masakit din na bakit niya kayo naisip. Di ba? Ayun po. And then kanina, siguro, ang selfish din kaya sabi ko kung too much ba yun. Parang ang selfish kasi ginamit ko yung pagkawala niya din sa may necklace na binigay ko sa kanya para mahanapan ko ng butas ma wala yung necklace na yun. Kasi ang daming... Actually, tinry ko na po, nagiging away lang talaga. Na, pwede po, walang... Bakit nandiyan pa yan, ganyan, ganyan. Sinasabi niya, nasabihin siya ko naman, nasa kapatid ko naman. kaya kanina lang nagkaroon ng parang talagang isang salita na, okay, yan ang gagawin. Tinanong niya sa akin. Pero ang daming best before niya tinanong, are you okay with this? Ba, sabi ko, itong naisip ko. Eh, sabi niya, yes, okay lang. Sorry. Sabi ko, okay ka lang ba talaga sa gantong sinabi kong naplano na pwede bang mawala na rin dyan sa bahay nyo yung necklace yan kahit hindi mo siya nakasuot. Ibig mo sabihin sa akin, you had to go down that path? Yes po. You have a very insensitive girlfriend and you are a very insecure boyfriend. Yun nga po. You fuel each other's frustration. That's very, very sad. Yan nga po. Okay, anong tanong mo sa akin? So I can start somewhere. Ayun po, kung pumayag siya na ano, na sabi ko kasi, nagtanong siya kung anong gagawin daw, sabi, tatapon niya ba? Sabi ko, no, hindi naman ganun yung gusto ko mayarang tatapon. Bigay mo lang sa akin. Ako nang bahala. She'll give it to you? Yes po. Bibigay niya sa akin sa Friday po. And what would you do with it? Bibigay ko po sa street, ano, sweeper, ganyan, sa mga rant. Kasi may price din yung ano eh, yung necklace. So parang pipiliin ko yung taong pagbibigyan ko na papakinabangan niya kahit sa paano. Ganun yung naisip kong plano. Andito si Toby ngayon. Si Toby, tatanggapin ni Toby yan. Toby, sa'yo na lang yung windas, oh. Diamond daw, diamond. No, hindi po yung binigay sa kanya na isa, hindi naman diamond po yun. Actually, tagumpay naman ako doon. Nahigitan ko yung kaso lang, nawala na. No, ganito. Okay. Jar? Opo. You know, there's an easier solution to this. Ano po? Maghiwalay kayo. But you wouldn't do that, tama ko? Yes po, hindi po talaga. You love her, tama? Sobra. Okay. Mahal ka ba niya? Yes, I feel naman po. Okay. I'm sorry, but you have to pardon my apprehension. But let me talk to you. And I want you to listen very, very carefully. Yes, po. To begin with, I don't think it's proper that you get a hold of the necklace. Okay. It's not proper okay, that po. She gives it to you.
It is, okay, it's never meant. It is never meant to be with you. Tama? Yes po. Never. Aking, ang aking kaya gusto ko, gusto mo make quiet. Sure. Yeah. Okay po. Sorry, sorry. Quiet. May sinasabi ako. Okay. You're going to learn a lot from me. You believe that? Yes po. Okay, of then, course. Then stay quiet. May sabihin ako. It is not meant to be with you. When it was given to her, it symbolizes something that has a lot to do with them being together. When they broke up, your girlfriend should be smart enough. Underline, naka-bold, open and close, smart enough to get rid of it when she committed herself to be with you. She should have been smart enough to get rid of it when she committed to you. I cannot overemphasize this. She should have been smart enough to get rid of it. Hindi dapat umabot sa punto that this has been your issue, long playing, ulit-ulit. She shouldn't have made you feel that you have to compete with it. Alam mo na, hindi niya kita. Insecure ka kasi hey, pinapa... Say! Wait lang. Sige pa. Quiet! Opa. Insecure ka kasi she made you that way. I don't know. Kaya paulit-ulit ako. She should have been smart enough kasi kabobohan that she allowed you to feel the way you feel now. You don't want to lose her. Hindi ka naman para magalit kasi magmumukha kang weak. I get you. Yes, so what you did, you bought her a more expensive necklace. Yes, po. You did not get the necklace because you felt good giving it that, di ba, giving that necklace to her. You got the necklace because you were competing against an ex, which was the very, very wrong reason why you should give your girlfriend a gift. It should have been a better reason. It is like marrying someone because you wanted to move on from an ex. Papakasalan kita kasi gusto ko makalimutan yung ex ko eh. It's the wrong reason. Alam mo, totoo lang, Jar? Apo. I kind of doubt that your girlfriend really takes care of how you feel as a boyfriend. May way siya, may, pag sinasabi ko sa kanya, sinasabi niya, may way naman daw siya kung paano niya ipakita, sabi ko. Well, in love. Well, sorry, pero 3 years down the line, you're still talking about a stupid necklace? Yeah, po. She should have gotten rid of it eh. Opo. Ibenta, isanla, whatever. Ang sinasabi niya sa akin, sabi niya, may sarili naman daw siyang way para ipakita niya. Sinabi ko rin po sa kanya na parang insensitive naman yan. Yes! Hindi ko alam, Toby, hindi ko alam kung ano minaryanda ng girlfriend mo nung bata siya kung napadedo yan ng na may anesthesia. Medyo manhit siya eh. Sabi ko, ikaw, yung love language mo, inaral ko lahat yun. Siguro minsan may mga shortcomings ako pero alam mo naman kako na yung love language mo, inaral ko yun. Kahit dati, loko-loko din ako kako. Di ba? Pero hindi mo utang na love na nagbago ako. Alam mo, I feel bad. I feel really bad na, Jar, apa? That your relationship together is, di ba? It feels like more of a choreographed partnership than a relationship. Yes po, ganun talaga. It feels like a tama, you agree with me, di ba? Yes po, parang parang every time, napanood mo pelikula John Lloyd? Apo. Anong pelikula niya? Teka lang, may sinasabi ako. Okay po. May pelikula si John Lloyd dati, at may linya doon sabi ng pelikula John Lloyd, if someone loves you, you do not have to prove yourself. Yes, and that's what you've been doing. You've been proving yourself to her just for her to get rid of the stupid necklace. Yes. Imagine mo kung hindi mo nakabubuhan, she agreed to give you the necklace, to give you the burden of getting rid of it. Ikaw pa yung magigilty tuloy. Yeah. Ex na yun, nakipag-break siya doon, ikaw nga muna bago ka magsalita dyan, patapusin mo ako, baka wala ka na mamahihiwan sa'yo. Sorry po. Are you here to just vent out or are you here to listen so you can just keep quiet? Both po talaga kasi parang nalugi ako kanina kasi naiyak na ako. Eh, laki-laki ng 54,000 yan. Kinash mo yun? Opo, cash po. Pusang gala, 54,000. Pinigip po naman yung graphics. Oo, Brad. Talagang hirap. 54,000? Pusang gala, Brad. Meron ka ng iPhone 15 noon, yung pinaka ano. Naka-iPhone 11 nga lang ako.
Pusang gala. Hindi kasi, deserve naman niya kasi mga ganun bagay. Okay, okay, stop. Ang ganda na sinabi mo, ha? Hindi kasi deserve naman niya. Yes, I agree with you. Deserve niya. If you gave the necklace to her, in the premise, premise that you're giving it to her because you feel good giving it to her. No, that wasn't the situation. You gave it to her because you wanted to compete, diba, against a necklace that was given by an ex. Those are two different things. Kailan ka magkikita ng jowa mo? Sana po, Friday hanggang Saturday, mag-ano kami. Mag-staycation po. May sabihin ako sa'yo. Apo. Pakisabi sa kanyang manhid siya. Parang mag-away kami. Ayun mo nagsabi. Totoo! Alam na pa naman niya na ano, nakakita ng idol. Stupid, Brad! For her to... Pusang, imagine mo yung pakiramdam na yung boyfriend mo namamatay na sa insecurity kasi alam niya na may tinatago kang necklace and here you are 3 years down the line. O, bigay ko sa'yo yung necklace, ikaw magtapon kung gusto mo. Tapos sa'yo pa, ikaw, you get the burden of getting rid of it. Should have gotten rid of it eh. Nung sinabi niyo po yung word na choreograph, parang ano. Tama ako, ano? May nagano sa akin, tingin ganun, okay. Kasi may mga photos na akong nakita, na all photos nila. Na, yes, inaamin ko po na talagang tinignan ko po talaga yan. Saan mo nakita yung old photos? Sa Facebook niya pa. Before pa, nung nagkakausap pa lang po kami. Na hindi well, that was before. Pa? That was before. Apo. Yung cup, watch, and damit, yung pang top, tsaka pants. Parehas kung ano yung suot nung ano niya. Nung ex niya na yan. Sabi ko, bakit? Tapos yung 24 na yun, di ba sinabi ko po kanina tuwing 24. Lagi niyang preferred yung 24 or 25 na maglap lumabas kami. Sa part na yun, baka ikaw nalang nagbibigay ng meaning dyan. Pero ibang-iba po talaga siya eh, na bago ko pa po nalaman na 24 sila, saka ako nag-backlit sa fan pa namin na, ayun nga, no? Bakit biglang, bakit puro 24, 25 yung preferred date niya na magkita kami? And yung mga date na yan, extra ano siya, kumaga, clingy. No. Okay. That part, Jar, we have to be fair. I think that part, okay. Yes. Okay po, I understand. Ano na yan, drama mo na lang yan. Ikaw naman siya, itong drama. Ano lang yan, you're just trying to give meaning behind, di ba, dun sa date na yan para maging tama yung nararamdaman mong insecurities. Hindi naman fair yan. Okay, now, what's the question? Kung too much ba yung in-ask ko sa kanya? Kasi pumayag na siya eh. Na, well, okay. Hindi pala too much sa kanya, too much for me pala. No? Ganito ha. If the two of you agreed that she's gonna hand you over the necklace, apo, and then you're the ones gonna get rid of it on Friday, apo, if you can live with it, if it's going to make you sleep better at night, by all means, then do so. Yes, sobra. But if you're ganito, Jar, patapusin mo ako magsalita. I want you to digest what I'm going to say. Apo. Huwag ka muna sumabat, ha? Apo. Okay. If the two of you agreed that she's going to hand you over the necklace on Friday, you're gonna get rid of it. On Friday, magkikita kayo until Saturday, mag-staycation kayong dalawa, di ba? With an elephant in the room, na, di ba, na yung necklace yon. I don't think it's proper. If it's going to make you sleep better at night, well, good for you. But if you're asking me, I don't think it's proper. She should carry the burden of getting rid of it, not you. She should carry the burden of getting rid of it. That necklace, at any point, should not even touch your hands. It should never belong to you. It should never be given to you. Because it has nothing and had nothing to do with you. Yes,
sa Friday, pakisabi sa jowa mo, magkaroon ng kaunting delikadesa. Oo, magkaroon, kahit kaunti lang. Because it will never be okay. It shouldn't be okay. It shouldn't be okay that she allows you to carry the burden of getting rid of it. It's not fair to you. She should know better than that. Yes, kahit na pinilit mo pa, kahit sinabi mo na, ako na magtatapon. Maghahanap ako ng street sweeper, bibigay ko. She must tell you na wag na ako ng bahala. Para alam mo wala nang meaning sa akin, I'll get rid of it. Oh, you're insecure? And she's very insensitive. Yes po. Ah, talaga aminado ako sa insecure ako. Sinasabi ko sa kanya yung bluntly. Well, you have a reason to be. You have a reason to be. I'm hindi kita kinocondone, ha? I'm not trying to condone you. I'm just telling you, kahit ako yung nasa kalagayan mo, I would feel the same. Magiging mai-insecure talaga ako. 3 years down the line, here I am, di ba? Competing with a very stupid necklace. Yung put necklace na yan. Actually, yung sinabi ko sa yung plan po kung anong gagawin ko. Actually, nung katapos na yung pag-uusap namin, parang hinihintay ko pa kung anong mangyayari. Parang may mangyayari pa po kasi late pa ka magkaroon ng excuses. Ay, nawala na pala. Ayaw. Baka may mga ganun pa eh. Pero parang hindi pa sa akin, hindi pa ako decided kung tatanggapin ko talaga is i-handover niya na sa akin like harapan. Ito na. Parang gano'n. No. No. She should get rid of it. Not you. If she wants to get rid of it ng harap-harapan, she must do it. It shouldn't touch your hands, brother. Okay. It should not touch your hands. Kinakabahan ako pa na i-ring yung ano ko, yung phone ko. Pa na i-vibrate? Baka nalaman. Pero Papa Jackson, marami na siyang ginawa for me sobra. Ah, biglang bawi tayo. Nag-vibrate yung phone mo. Ayos ah. Hindi po totoo po talaga. No. Papa Jackson, sobra okay. Naman. Din. Jar? Apo. Don't tell me that. Because that's given. When you are in a relationship, you do things. You do things. That's normal. Counting delikadesa, that necklace, that stupid necklace should not even touch your hands. Tinawagan ko kayo, kaka ready ako makarinig kahit ano. Naaawa ako sa'yo na natatangahan. Sa totoo lang. Deserve niya rin kasi minsan nalulungkot siya. Wait lang. Alam mo kanina ko pa narinig sa'yo, nalulungkot saan? Hindi kasi po may, marami pa siyang responsibility. Like kahit may work na siya. Anong kinalaman niya sa topic natin ngayon? Nalulungkot siya minsan na hindi siya makabili ng for her like expensive things. No. Wait lang. That has nothing to do with what we're talking about. Sorry. Well, ako, good luck sa inyo yung staycation sa Sabado. That necklace should not even touch your hands. If she tells you, Jared, before Friday na tinapong ko na, then you have to at the very least learn how to trust her. Tinapon nga niya. Okay, thank you, Papa Jackson. But it should not touch your hands. It should not. Never. Yes. Diba? Halimbawa ganito, pare ko. Magjowa tayo. Yes po. Ako yung babae. Mm-hmm. Ang babae, ito ha. Let's put it into context ha. Opo. Okay. Ako yung babae, no? Yes po. Okay. Magjowa tayo. Nung kami pa nung ex ko, binigyan niya ako ng kotse. Yes po. Nag-iwalay kami. Naging tayo. Mm-hmm. Da-drive yung ba yung kotse? Hindi. Yan. Na-coming context ko? Yes. Ang tawag doon ay delikadesa. Pahain ko pa yan. Exactly! Pero, tapang mo ha, pero ikaw, oh. Pero ikaw, na, kasi ako pag ako nasa katoyan, magagalit ako, tapang mo na yan! Hindi kita bibigyan ng kwintas para lang makipag-compete dyan sa put necklace na yan. Hindi kita bibigyan ng kwintas. Itatapon mo yan kasi yun ang tama. Ang tawag dyan, delikadesa. You get the point, right? Yes po. Oo.
Halimbawa, may jowa ako dati. Ako babae. May couple shirt kami. Oh, kalahating puso doon sa exo, kalahati yun sa akin. Ganun ako. Dinalaw mo ko sa bahay namin, suot ko yung kalahating puso. Magagalit ka, hindi. Takot. Siyempre po. Exactly. So, para kasi ang dating sa akin ngayon, kaya ito na itatago itong necklace na to. Because she puts value, monetary value to it. Pero ikaw wala kang pakialam sa halaga ng kwintas na yun eh. Ang iniiwasan mo doon, yung sentimental value no, that reminds her of her ex. Tama ko? Yes po. Pwede gawin yung pera eh. Benta niya. Pumunta kayo sa bahayan po na. Pumunta kayo sa mga rescue shelter ng mga aso. Ibigay niyo yung pera. Gusto mo. Gusto mo ibenta mo. Sabi ko, ay hindi ko gagawin yun. Saan niyo po kakita ko pa yung bagay niya? Just, she must get rid of it. It should not touch your hands. Ay, nawa. Wawa ka naman. Gusto mo ba naawa sa'yo? Busang gala. Ay, hindi naman. Grabe naman si Pamela. Ano? Naawa ko sa'yo talaga. Alam mo, mahirap yan. It's going to kill you inside. Ay, hindi ko alam bakit nararamdaman ang jawa mo. Grabe, kinakain ako. Oo, Brad. Wala sa loob hanggang palapan. Yes, diba? Oo. Ang hirap ka. Tapos, alam mo ang pinakamalupit na part, Jar? Tayo pa ano ng mga lalaki pa nag-iselos natin kaya sabihin. Ayaw po kasi diba? Maraming rason. Kasi... Tapos may mga babae na alam naman nila nagiselos tayo. Sabihin pa nila, nagiselos ka, ano? Nagiselos ka? Tapos pag nila nagsiselos, kailangan pakinggan sila. Kailangan intindihin sila. Ayos, tapang-tapang. Oh, sagutin mo yung phone mo, nag-vibrate. Patay ka. Siguro sineshack na lang kasi huminto ako eh. Anong mensahe mo sa kanya kung marinig niya to? Meron kasi siyang ano parang hold pinanghawakan sa sarili niya na kung anong problema namin kami lang mag-aayos. So ayaw niya to. Matagal ko na sinasabi na si Papa Jackson ano, bata pa ako pinapakinggan ko na yung dati pa. Nakakapikon yung part na yun. Tapos, opo, mula pa nung... Huwag mo na sabihin yung bata pa ako. Ano pa well, confession. Okay. So, yun po sabi ko. So, minsan naging kausapan namin. Sabi ko pa nga, gusto punta natin sa Papa Jackson sa ano, Strata ako dati. Ganyan, ganyan. Sabi niya, biniro ko siya na, pag may problema tayo, tatawag ako nung kaya. Papa Jackson, mag-share ito sa kanya. Ah, hindi. Hindi. Ang problema natin, ganyan, ganyan. So, yun, kung narinig niyo... Hindi na, magbensahe ka na sa kanya. Kanina ka ba sorry, na, Papa? Nag-uugas ka, my game. Sorry kung ano, umabot ako dito. Kailangan ko lang ano, makarinig ng ano, ng mga bagay-bagay na ma-confirm sa akin. Kasi alam ko naman yun eh. Ano, nandito lang, kailangan ko lang marinig sa'yo, ibang tao. And tinatrust ko ito si Papa Jack, ng sorry. hindi naman nang sugarcoat eh. Pagagalita pa nga ako eh, kung sakali ka. Sugal tumawag kay Papa Jackson kasi di mo alam kung ano eh. Hindi ka kakampihan eh, ganun eh. Kaya, sana ko narinig mo ako. Mapag-usapan pa rin natin kung magagalit ka ngayon sa akin. Kasi kanina nagalit na siya eh, naamo ko pa eh. Buti naamo ko pa, ganun. Nag-reach out pa ako. So, ayan. Pero ano pala Papa Jackson, sinabi niya sa akin blunt na hindi talaga siya, hindi ganun kataas yung emotional intelligence niya. Kaya siguro yung word na insensitive, ganyan. Talagang insensitive siya. Pero sabi ko, hindi ganun katapos. Emotional siya. Intelligence, parang medyo ano yun ah. Parang medyo oxymoron yun ah. Ano yung oxymoron Papa Jackson? EQ or IQ? Basta yun po sabi ko. Nung sinabi niya, sabi ko, hindi naman doon natatapos yun. Sabi ko, workout mo. Kasi ako, dami kong win-workout din. Para maano ka. Sabi ko, sabi niya po nga, high maintenance ba ako? Yes, high maintenance ka, but I like maintaining. Sabi ko pang ganun. Charot. Oo nga po. Mensahe mo sa kanya. Tagal ha. Ano pa, Papa Jackson? Mensahe mo sa kanya. Ay nga po. Basta usap tayo sa Friday ng maayos kung ano man. And yes, Papa Jackson, hindi ko talaga kahawakan. Talaga. Yung necklace na yun, ayaw po. Bahala siya. Hindi ko kaya mag-message sa kanya. Okay. Yun po. Thank you, Papa Jackson. Thank you po. Alright. Salamat sa pagtawag.
Ay, Papa, may nakalimutan pala ako yung inaalala kong kanta na sinabi nyo. Walang ano yung Papa Jackson. Sorry kung ano ah. Sige lang, anong kanta? Bigyan mo ako ng part ng lyrics. Ano po, inga po eh. Hinaham ko lang siya tapos hindi ko makuha. Ham, dali, ham. Nakalimutan ko nga po eh. Ano siya? Theme song yun nung, sorry Papa Jackson, nung past, ganun. Ang ganda kasi ng kanta na yun eh. Pangkasal siya, ganun. Theme song nino? Tingsong niyo po nung pass mo nung... Ah, wala akong pakialam dun. Hindi ko alam yun. Wala akong team song ever in my life. Sige na. Ito si Jar, pupusitin pa ako nito si Jar. Thank you. Sige na, babay. Mag-drive ka na maayos, ha? Ingat. Drive safe, pare ko. Okay. Thank you po, Papa Jackson. Babay. Marami. Good luck sa inyong staycation, ha? Mag-mekos-mekos kayo. Mekos-mekos. Yeah, thank you po, Papa Jackson. Ingat, pare. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Magmamekos.